Ngayon na po tayong lahat, simulan ang pagdiriwang. Simulan natin ngayon ang masayang tradisyon ng simbang gabi. Siyam na buwan sa sinabubunan ni Maria at Jesus bago iniluwaw sa sabsaban sa Bethlehem. Sa siyam na umaga, mag-aalay tayo ng ating sakripisyo, mga panalangin, at pagsisisi sa kasalanan. Pagsabit ng Pasko, naway ang bukal na puso nating pagsisimbang gabi ang maging regalo natin sa Sanggol na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Mga kapatid, inipon tayo bilang makaalinlangka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Hinugot ang wapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating sa tagapag-anyayang mga kasalanan yung magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Makalulukas ka na ng Ama para ipamagitan kami
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
ginawa mo kaming mga bagong nilikha sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, ang mga gawa ng iyong pag-ibig ay iyong kalugdan at ang mga bakas ng lumang paglikha ay iyong pawiin lubusan. Sa pagdating ng iyong anak na aming namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ka. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang iyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama ang kanyang sarili, iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhan na nakikipag-isa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang na sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingiling sa araw ng pamamahinga. At matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Now I'm a poor
o Diyos sa aming ang aming mga buhay ng bawat mabuting handog. Kung ano ng aming mga biyaya at matagpuan ang kagalakan sa mga simpleng mga bagay sa aming kapaligiran at tulutan mo kaming maging higit na maligaya habang ang karawan ni Jesus ay nalalapit na. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa ikalawang linggo ng aming paghahanda sa pagdating ng kanyang kapanganakan. Maraming salamat po sa pamilya David Guzman para po sa pag-isindi ng ating kandila. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa mga Hudyo, nagpasugo kayo kay Juan at nagpapatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuon ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, ang siya ko namang ginaganap, yan ang nagpatutuo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. So tayo po ngayon ay tulad ng ipinahayag sa pasimula ng ating pananampalataya ng Misa. Ang unang araw ng simbang gabi. Ibig sabihin ay siyam ng araw. Pero sabi natin, bakit siyam? Katulad po nang ipinamanin ko sa atin, sapagkat ito yung paghahanda. Paghahanda, ininais natin na may tulad sa paghahanda ng mahal na Birheng Maria. Siyam na buwan na hinintay ng mahal na Birheng Maria
Kristo. No? Well, may panahon na ito, mayroong ibang 7 months pa lamang sa sinabugunan ng kanyang nanay, no? Ay iniluwal na. No? Yung iba ay 8 months. Pero karamihan sa atin ay 9 months. Kaya ito yung makita po natin na magpaalala sa atin. Hindi lamang ngayong panahon na ito ng simbang gabi. Ngunit ito yung kadahilanan ng ating mga pagnonobela na nawa ay tunay na mapaghandaan natin katulad ng paghahanda ng Mahal na Birheng Maria. Naling dala-dala. Dala-dala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan. Pero hindi sa namang sapat na dalhin natin sa Jesus. Well, hindi sa ating sinapupunan na natin nadalhin sa Jesus, ngunit sa ating mga puso. Dadalhin natin sa Jesus sa ating mga puso, pero hindi magtatapos doon. Kinakailangan din natin na sa loob ng 9 buwan o sa loob ng 9 araw na sinisimbolo nito Ellen ay tunay na lumago ang aking pananampalataya. Tunay na hindi lamang pwedeng madala lang natin sa Jesus, kinakailangan na maging bahagi, maging tao, kinakailangan na kung tawagin nga po natin ay incarnation, magkaroon na ma-incarna, magkaroon na mag-anapan na kinakailangan din si Jesus para sa iba. Maipahagi din natin si Jesus para sa iba. Hindi lang para sa ating kalooban. Hindi pwedeng sabihin natin na dala-dala natin si Jesus. Pero hindi makita mismo sa ating mga pagkilos. Kinakailangan mailabas din natin ang ating pagkapahayag ng ating pananampalataya. At yun ang ginawa yung magiging pasiyahan ng aking pagkilos ngayong 9 araw na ito. Nawa yung pagkadala namin kay Jesus ay tunay na magkaroon ng kabuuan at katatagan bilang kanyang mga tagasunod. So, paano ang pamara? Katulad din po na ipinahayag sa ating panang nakasulatan. Sa Ebanghelyo na ito, sinabi ni Jesus na rin, ginagawa ko ang ipinagagawa sa akin ng Ama. Ito yung patutuo. Ito yung patutuo na ipinahayag ni Jesus. Ginagawa ko yung kalooban ng Ama. Na higit sa patutuo na ipinamanhid ni San Juan Bautista. Pero alin, napakalawak kasi kapag pinag-usapan natin yung ipinagagawa ng Ama, ang kalooban ng Ama. Dito po sa pasimula ng ating pagninilay, balikan natin yung ipinamanin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias. Ano pong binanggit ng Diyos sa pamamagitan ng aklat ni Propeta Isaias? Sinabi po rito na alin, ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa karunungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Sangayon sa karunungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Bahagi yun na kung saan ay ginatawagan tayo ng formikapal. Matuwid at katarungan. Do what is just. Sa pagtaag namin sa daigdig na ito, ano? Kuminsan ang hinahanap natin ay tayo yung naghahanap ng katarungan.
Ibigay natin yung nararapat. Igin sa lahat ni Walid, yung nararapat na para sa Diyos. Yung nararapat para sa ating kapwa. Yun yung kahulugan ng kasarungan na huwag tayong maging buhaya. Huwag natin kunin ang hindi atin. Huwag tayong mandaya. Bagay na kung saan ay pinamamanig ng buong pagkapal. Ay, ito yung hamon na pinamamanig ko sa atin ngayon, ano, kapag pinag-usapan natin yung pagtugon na ipinapamanig sa atin ang buong kapal. Sabagat, ito yung napakahalaga sa bawat relasyon. Maging ito sa ugnayan man ng mga tao hindi magkakilala, hanggang doon sa pinaka-intimate na pakipag-ugnayan ng mag-asawa. Kasi kalimitan, ang kadahilanan ngayon ay rin, pinakalimitan ang pinag-aawayan natin ay rin. Hindi mo ibinibigay yung dapat na nasa akin. Yun ang kalungisan. Kahit na mag-asawa, hindi mo ibinibigay yung karapatan na dapat na para sa akin. Kinukuha mo yung hindi sa'yo. So yun ay maliwanag na paglabag sa inihingi ng katarungan. Yung hapon ay pinamamanig ng buong pinapalyanin ay panawagan na ibigay ang katwiran at isang katuparan ang katarungan. Do what is right and observe what is just. At tayo ay tinatawagan ng tuong may kapal. Kasi dito lamang magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Akala nung iba yung kapayapaan ay makipaparamig lamang gawa ng dahas at takot. Pwede yung yun, no? Na maipahiwating mo ang kapayapaan sa pamagitan ng dahas at pananakot. Pero, paano kapag wala ka ng kapangyarihan? You could no longer enforce peace. Pero kapag may katarungan, kapag ibinigay mo yung katarungan, kahit sa panahon na wala ka ng lakas, mananatili ang kapayapaan. Kasi bakit? Alam mo kasi, wala kang naguguyo. At hindi ka naguguyo. Kasi yun ang kalimitan sigaw ngayon ng lipunang ginagalawan natin. Kawalan ng katarungan. So yung panyayan ay pinabahayag ng buong may kapal ay hindi lamang tayo sumigaw na ibigay mo sa akin ang katarungan. Hindi. Tayo mismo ang magbigay ng katarungan. Tayo mismo ang maging daan para makamit ng bawat isa ang katarungan. At yun yung panyaya na ipinamamanig sa atin ang buong may kapal. At kapag ginagawa natin ito, masasabi na ang tunay na ito ay tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Sabagat ito yung tumutugon sa kalooban ng ating Amang nasa lahat. At higit sa lahat yan, ito yung mga tao magkakamit ng tunay na kapayapaan at kapanatagan. Ano ito po yung itulog natin sa siyam na araw na ito ng ating paghahanda? At kundusin po, hindi lamang sa siyam na araw na ito ng paghahanda. Maging bahagi ng ating tunay na pagkilos ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo natin na tayo ay maipagdala natin, madala natin sa Jesus. Kasi bakit dinadala natin ang kasarungan sa lipunang ating inagalawan? At sa bahagi rin po na ito, ngayon ay unang araw ng ating
Inaalala natin ngayon ang ating mga kabataan. Ngayon ay pagpapayag ng pagdaigdigang pagtingin sa ating mga kabataan. Kaya po, instead na magbigay tayo ng panahon na pagninilay, ay bigyan natin ng pagpapahalaga. Lalong-lalo na ngayon na maituro natin sa mga kabataan yung katarungan sa paanong pamaraan, yung rights and duties, yung tungkulin at karangalan. Kasi kung minsan kinakamit natin yung karangalan lamang, nakalimutan natin yung tungkulin. Magkakaiba to yun. Hindi mo pwedeng karangalan lamang pero walang katungkulan. Kaya po inaanyayahan natin na maging bahagi ng ating pag-inilay para po sa tunay na pagpapahalaga rin natin sa lakas na ipinamamanik ng ating mga kabataan ngayong unang linggo na ngayong unang araw ng ating pag-unobena. So, panoorin po natin yung ating mga kabataan.
Isama po namin sa panalangin ng mga kabataan ngayong araw na ito. Ipinagdiriwang namin ang pandaigdigang araw ng mga kabataan. Magstayo po kayo ngayon. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Jesus ang tunay na liwanag ng mundo upang tulad ni Juan Bautista nagpatotoo tayo sa kanyang liwanag at ibahagi ito sa iba. Kung tiwala tayong manalangin, Panginoong aming liwanag, tinggin mo kami. Panginoong aming liwanag, tinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono sa sinumpaan nilang tungkulin kilalanin, isabuhay at ibahagi si Jesucristo sa sanlibutan. Manalangin tayo, Panginoong aming liwanag, tinggin mo kami. Maging tagapagtanggol nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasatawan nila ang mga kasinungalingang nagdudulot ng pagkawata-kwata ng lipunan. Manalangin tayo, Panginoong aming liwanag, tinggin mo kami. Makaramdam nawa ng kaginawaan at pag-asa ang mga kapatid nating nagtitiis sa kahirapan, mga inaabuso, mga biktima ng karahasan, krimen at pandarambong. Matigyang pansin nawa at akayin sila sa mga taong may mabuting kalooban. Manalangin tayo, Panginoon aming liwanag, tinggin mo kami. Nawa ang mga sakripisyo namin sa siyam at na madaling araw ay magbunga ng isang kaloobang may malinis na hangarin magbalik loob sa Diyos at lumingap sa kapwa. Manalangin tayo, Panginoong aming liwanag, tinggin mo kami. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao. Nawa'y pag-alamin mo ang pag-asa at katotohanan sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen.